Yan na guys, gumana yung ano natin. Dalawang kapasitor ang ano natin ginagawa. Ayan o. Ayan. Lakas. Ayan. Ayan guys, please subscribe my YouTube channel, Jun and Family Repair and DIY. And please like, share and comment na lang din guys, and click the notification bell para updated kayo sa mga video na in-upload ko. Sige guys, samahan niyo ako paano to gagawin guys, para kuha kayo ng technique. Ang dalawang kapasitor ipagana natin dito. Hello, good morning guys, welcome back to my channel, John and Family Repair and DIY. So guys, mayroon tayong kukumpunhin na isang desktop standard electric fan. Ito may iba lang guys, common naman itong problema guys, di umiikot ng ano, di umiikot pag number 1, pag number 2 wala din, number 3 ikot na siya. So yan is mga common problem yan guys, alam na ninyo. Ay, ito ay problemado ang ang kapasitor. Itong kapasitor guys, tingnan natin ito. Ano bang ay 1.5 400 volts. So yan guys. So parang di mo maano nga problemado dahil medyo maganda pa tingnan, walang lubo. Tingnan guys, walang lubo 'yan. Pero problemado na 'yan. So testingan natin guys, meron tayong multi-tester digital, so isit natin sa kapasitan. So importante meron kang tester ng ano. Ito lang i-probe lang guys, pero kahit hindi guys, pag trial and error pwede rin gagawin mo. Pero malaking trabaho. Papaganahin natin itong mahina sa dalawang kapasitor. So ito guys, ano natin, bakit mahina? Mag-slide. Hindi ko kasi makapakita maigi kung dalawang maghawak para yan guys, 1.03 microfarad na lang ang natira. So mayroon pang natira pa rin na ano, kahit papaano. So testing natin guys. Ito guys, i-parallel natin dyan guys para paganahin natin to. Ito ay nakalagay, di ba, nakalagay 2.0, malaki yan guys, pero ang capacitance dito wala na, tingnan mo rin guys. So parang bago pa rin tingnan, parang itat siya, wala pang ano eh. Pero testingan natin guys para ano ba natin testing guys, para mahawakan eh. O dito sa hindi kasi, dito kasi ang camera na guys eh, dapat dito lang din eh, ilagay natin kasi sa iba. Wala naman tong polarity guys, kahit saan doon may babalik ta rin to, wala tong problema. Shout out pala dyan, mayroong ano, magko-comment naman, hindi natin i-discharge daw. AC capacitor wala, hindi na nag-store ng kuryente. And AC lang nag-store ng capacitor. Yan guys, 0.524. So ibig sabihin,
plus may kaninang 1.01, so maging 1.5 na to guys kung pagsamahin natin. So para masubukan natin guys, i-ano natin to, i-solda natin para ma-prove ninyo nga hindi to gumagana, kasi 0.5 na lang, 0.5 microfarad. Ito kanina is 1 microfarad yun. So, yan guys, natanggal na natin para walang sabihin nga hokus-pokus. So ilagay natin dito guys sa kapasitor itong sinabi ko nga 2.0, baka sabihin na dadaya tayo sa tester para ma-prove natin nga hindi talaga to gumagana kasi 0.5 eh. So yan guys, kitang kita na, wala na. So bitay-bitay lang natin yan. So ano natin, pagganahin natin eh. Wala, marinig ba niyo yung ugong? Wala guys. So hindi natin patagalin eh. Tanggalin natin yan eh. Pwede natin i-direkta guys yan. I-double natin guys ha. Lagay natin direkta dito guys. Yan. So yan, okay na. Yan na, naka-connect na. Dalawa. So, pagganahin natin. Para makita kung gumagana ba. Number 1. Yan guys. Marinig ba ninyo ang speed? Napakalakas. Sa 2. Sa 3. Lakas guys eh. Pero baka sabihin niyo guys na ano, lumaki na yung ano, 'di ba? Ang ano natin 0.5 o 1 microfarad, so ipagsama, so naging 1.5. So yung original is 1.5. So subukan natin yung kapasitan sa dalawa para malaman natin kung ito ba ay 1.5. Baka sabihin niyo ah, sobra-sobra na yan, baka masisira ang ano, electric fan. Ganun pa rin guys eh, mga ang resulta dito 1.5 something. So itong ano guys, itong list fan guys is 65 watts, so 1.5 microfarad, mababa nga dito sa ano, pero gumagana naman siya. Yun ang standard sa, o ginagamit sa production sa standard, 1.5 for safety, para di nga masyado ano, kasi ug mas mataas kasi madali ni mag-init o sa sobrang speed. Kung masyado ding mababa, mag-iinit din kasi napupwersa ang ano, gustong iikutin pero din niya kaya. So napupwersa yung winding niya. So inlagay talaga nila sa safe 1.5, pero actually ang 65 watts is capable to operate sa running capacitor niya nga 1.7. So ito tingnan natin guys, so naka-abot ba tayo ng 1.5. Yan guys, iniparit na natin ng winding, so hindi ka pwede mag-test kung naka ano sa circuito yung ano winding, wala kang mabasa na capacitance. Mag-overload yun. OL ang makalagay sa ano, digital meter mo. So, yun guys. Yan o, yung 2.0.
yung 1.5 puro luma. So subukan natin yung kapasitan, guys. Naka parallel na yan sa guys, parallel ang ano connection, kasi sa ohms law pag sa electronics ang series ng mag-add ka ng ano sa capacitor is iparallel mo, pero i-series mo hihina yung ano. Maraming explanation no guys, pero dito naman tayo concentrate sa ano natin sa repair dito muna. Pero may magtanong diyan paano ang competition, pwede tayo magbigay ng ano. Yan guys, o tingnan mo guys, 1.5 to 46. So napaka-swak na swak yung ano natin guys, ginawang parallel. So ito pa ay tatagal pa to, kasi medyo maganda pa ang ano eh, pero sa dahilan siguro nagamit nga to na puwersa lang sa guro, masira ng mga bushing. Yan, kahit medyo bago pa nasisira dahil over ano nga sa init din eh, mag-iinit din siya, no, puwersado siya. So yan guys, successful natin ka, no? Ano muna natin ikabit muna natin ulit para paganahin natin, patagalin natin para ano yan eh. Ano lang yan, may hukos-pukos eh, ano natin guys, paganahin natin eh. Dami diyang gusto matuto, mga beginners guys, mga master guys, wag na natin na sila ano, si master na yan sila. Dito lang guys, may share ko lang yung mga technique din guys, na for ito ay for emergency. Pwede din nga hanggang masira yung isa diyan. Pwede. Sayang din kung so katulad ko nagre-repair. Iniipon ko talaga yung mga kapasitor yan kasi very useful, lalo kasi gumagamit din yung mga electric fan, ipang palit. So pwede naman DIY ito, basta ganito kapasitor lang, maliban lang kung mga winding na ang problema o mga fuse. Kung wala kang idea talaga dyan, hirap gumagawa. Pero ito kahit hindi ka experienced, kahit DIY ito, pwede mo magawa ito. Kasi pwede ka naman mag-try and error dito eh. Kung meron kang maraming ganito, pwede ka mag-try and error. So pa ano ka, ano mo lang, mamamatsyag ka lang sa pag-start ng halimbawa diyan pag-start eh, katulad diyan pag-start yan. Yan pag-start yan, malaman mo na kung malakas ang start niya masyado. So ibig sabihin yan sobra-sobra yung kapasitan sinilagay mo, umabot na yung mga almost 2.0. pero ito yung starting niya, maganda naman. Yan na, maganda namang starting niya. So normal. So kaya nga natumbok na natin ang 1.5 microfarad. So yun guys. Maliit na ano guys, technique o ano, i-share sa inyo. Pero at least magamit ninyo ang electric fan for emergency. Halimbawa mayroong sa gabi o ulan o di ka pa makabili kay malayo, so nakatingga yung electric fan mo. So kung mayroong kang na-save na mga kapasitor, lalo na huwag nag-DIY ka o nagre-repair, maraming talagang nasi-save. So magamit pa ninyo itong electric fan. So yan guys, thank you sa inyong pagpanood. By the way, please subscribe my YouTube channel, like, share, and comment, and click the notification bell, updated guys mga video ko, lalo na dyan sa mga napadaan dito ng mga beginners na gusto matuto. Bisitahin ninyo ang channel ko, dami, sure nga marami kayo matunan at makakuha kayo ng technique. Kahit sa technician kasi iba-ibang mga technique, kahit makakuha lang idea, reference, para mas mahigit pa yung idea ninyo doon sa estilo ko. So thank you for watching guys. To God be the glory.